Yo, what is up sa inyo mga master? Kamusta ang lahat? Welcome back again sa ating channel. So, matagal-tagal din tayong di nakapag motorcycle review dahil medyo abala tayo at yun nga, nagkasakit tayo nitong mga nagdaang panahon. Pero nabigyan tayo ng pagkakataon na makapag-review at first time sa ating YouTube channel, no, na makapag-review ng isang big bike. Bali, itong nasa likod natin ay Venturi 500 mula sa Bristol. Pag-uusapan natin yung engine specs nito, kung kamusta nga ba yung performance niya at kung ano nga ba ang experience kapag ka nakasakay ka sa ganitong klaseng motorsiklo. So huwag na natin patagalin, umpisa na natin agad. Alright. Pero bago ang lahat, gusto ko munang magpasalamat kay Brian sa pagpayag na magawa ng content itong motorsiklo na gamit-gamit niya. So maraming salamat, shoutout na rin sa iyo master. So yun, punta na tayo sa kanyang engine specs mga master. Pagkadating sa kanyang displacement, siya ay 471cc, 4-stroke, 2-cylinder engine, liquid-cooled, fuel-injected na may 6-speed transmission siyempre. Pagkadating sa kanyang compression ratio, maximum horsepower at maximum torque, lalagay ko na lang dyan sa screen para mas maintindihan natin mabuti. Pagkadating sa kanyang fuel tank capacity, siya ay may 21 liters, kaya marami-raming gasolina ang pwede mong mailagay sa kanya. Sa kanyang oil capacity mga master, siya ay may 2.7 liters, kaya malaki-laki yung kanyang konsumo sa langis. Pagkadating sa usapang ground clearance, meron siyang 110 millimeters. Kaya safe na safe siya sa mga matataas na humps at sa mga lubak. Sa seat height naman itong motorsiklo na to, siya ay may 820 mm. Tapos ako ay may height na 5'8". Pero yan, mapapansin nyo na naka flat footed pa rin ako sa tinatapakan ko. Ang hindi ko lang sigurado mga master kung sakaling ang height nyo ay 5'5", kung medyo tingkayad na ba kayo, or kaya nyo pa rin i-flat footed yung mga paa nyo sa sahig. Sunod naman natin mga master yung kanyang suspension dito sa harap na may inverted fork. Tapos ang brand ay KYB. Ayan. Dito naman sa likod, siya ay naka monoshock na may brand na KYB din. Medyo hindi natin siya kita kasi nasa loob. Dito na tayo sa kanyang preno mga master, no. Sa kanyang front brakes, meron siyang dalawang rotor disc na may ABS. So, ayan. Yung kanyang disc brake ay Nissin ang brand. Pagkadating dito sa likod, siya ay naka disc brake din na may ABS. Tapos Nissin din yung kanyang brand na may one pot caliper. Pagkadating dito sa gulong niya mga master, ang stock tire niya ay Metzeler ang brand na may sukat na 110x80, R18 siya. Dito naman sa likod, ang sukat ng gulong niya ay 160x60, R16, ganun din yung brand niya, Metzeler. At itong mga gulong niya mga master ay tubeless na rin. Pagkadating sa usaping ilaw niya mga master, siya ay naka fully LED na sa kanyang headlight, ganun din sa kanyang signal light. Ganun din yung kanyang tail light dito sa likod, no, fully LED na rin at ganun din yung kanyang signal light. Pagkadating sa kanyang handlebar mga master, ito yung mga makikita nating pindutan sa kanya. Dito sa kanang part, merong push button, merong patayan ng ilaw, at meron din siyang kill switch. Kadating dito sa kabila, meron siyang low beam at high beam, hazard light switch, signal light, at yung kanyang busina. Meron din pala siyang passing light dito sa harap. Sa kanyang exhaust mga master, nagpalit na siya ng fully exhaust. Siya ay naka-acrophobic na, kaya expect nyo na medyo maingay itong motorsiklo na to. So, testing natin. Dito naman tayo sa kanyang speedometer mga master. Meron siyang dalawang pindutan dito. Yung isa, set. Yung isa naman ay yung select. Tapos, punta na tayo dito. Ito yung kanyang tachometer. Siya ay naka-analog pa rin. Which is, para sa akin, mas pabor. Dahil fanatic ako ng mga analog na speedometer. Dito naman tayo sa kanyang digital speedometer part. Unang-una, makikita mo dito yung kanyang fuel gauge. Yung kanyang gear indicator, orasan. Kung ilang litro ng natatakbo mo, siyempre yung kanyang kilometers per hour, kanyang odometer, at itong isa, hindi ko lang sure kung ano to.
Tapos meron din pala siya dito mga master na parang temperature etc. Hindi ko alam kung ano yung tawag doon eh. Basta yan, para malaman mo kung masyado bang umiinit yung makina niya or hindi. Tapos ABS, at ito pang isang to, neutral indicator at check engine. So yan yung makikita mo sa kanyang speedometer. Meron din siya ditong stock na USB port, pwede kang mag-charge dyan. At yun din sa kabila. Yun nga lang, dito sa kabila ay butas lang. So pwede ka pa maglagay dyan ng adapter kung sakaling kailangan mo na extra charger. By the way mga master, nagkakahalaga ito ng 358,000 pesos. Sa color variation niya, meron kayong apat na pagpipili ang kulay. Merong gray, merong blue, merong white, at itong gamit natin na kulay red. Alright mga master, Venturi 500 mula sa Bristol Motorcycle. Sana medyo naririnig yung audio natin dahil medyo maingay yung kanyang exhaust. Pero yun nga, unahin natin pagkadating sa usapang riding comfort na pinakainabangan ng ating mga kapwa riders dyan. So dahil siya ay adventure touring bike, expect nyo na mga master na naka-upright position kayo dito. Kaya kahit pang malayo ang biyahe ang gawin nyo dito, eh hindi kayo basta-basta mangangalay. Siguro isama na rin natin yung foam nitong upuan niya, no? Hindi siya ganun katigas, hindi rin siya ganun kalambot. Kaya komportableng komportable yung ating mga puwet kung sakali mang gagamit kayo nito sa pangmalayo ang biyahe. Isunod naman natin mga master yung tinatawag na handling o maneuver na tinatawag. Bago natin isalang ito sa pampublikong kalsada, syempre tinesting ko muna to dun sa trabaho namin para kahit papaano mapamilyarize ako dito sa motorsiklo na to. Kasi mahirap naman na kapag ka nagkamali tayo dito sa mismong kalsada, baka makadamay pa tayo ng iba. Pero yun nga, pagkadating sa kanyang handling, dahil malapad yung kanyang manibela, hindi siya mahirap ilikuliko o imaniobra. Tapos idagdag pa natin yung lawak ng turning radius niya. Kaya para sa akin, okay na okay yung kanyang handling. Isunod naman natin yung usaping suspension regarding sa motorsiklo na to, no? Dahil adventure touring bike ito, nakadesign talaga itong mga master sa mga rough road at mga uneven road surfaces. At kanina habang nasa Maluba kami na parte ng kalsada, eh medyo sinubukan natin siya ng bahagya. At hindi naman ako nabigo dahil napakaganda ng performance niya. Pero sa ngayon mga master, hindi pa natin siya pwedeng ikumpara sa ibang mga motorsiklo dahil ito pa lang yung first time natin na makakapag-review ng big bike. Hindi naman natin siya pwedeng ikumpara sa mga underbone na motorsiklo dahil napakalayo ng agwat nilang dalawa. So, punta naman tayo sa usaping power patungkol dito sa motorsiklo na to. Wow, bigyan natin ng konti. Alright! Sanay ka sa mga lower cc, so maninibago ka dito dahil syempre big bike nga siya, napakalaki ng difference ng power ng mga lower displacement dito sa big bike na gamit-gamit natin. Imagine si Sunny 150cc lang, tapos itong Venturi na gamit natin ay 500cc. Ayan, napakalaki ng difference nila. Kaya ayun, okay, kating biga pa tayo. Ace, mas lalo mong sipagan para makabili ka rin ng big bike mo. Alright, wala na akong masabi. Napaka solid ng experience mga master. Kaya kung may opportunity, subukan nyo rin. Pero bago nyo subukan, dapat itesting nyo muna na maraming beses para hindi kayo magulat kapag sumabak na kayo sa pampublikong kalsada. Yun lang, siguro enjoyin ko muna tong short ride namin habang ginagawa ng review tong motorsiklo na to. Namnamin muna natin yung experience at pagkakataon. Yun lang, siguro dito natatapusin tong video na to. Maraming salamat sa solidong suporta, maraming salamat sa panonood, maraming salamat ulit Master Brian kung nanonood ka man. Special shoutout na rin sa'yo at sa mga katrabaho dyan sa Lake Steel Balagtas. Sana nanonood kayo mga master. Shoutout sa inyo, artista na yung katrabaho nyo. Woo! Yun lang, enjoy the ride, ride safe. Peace yo. Alright.